test. Mic test, 1, 2, 3. 1, 2, 3, mic test. Mic test. Hello, hello, hello. Nandiyan ba kayo? May sound ba? May sound ba? Sound check lang mga sir. Mamamaya nagsasalita ako dito eh, wala palang sound. So, eto na nga yung snowball na hinihintay natin. May sasakyan na yung Life Stealer with the Toscar. Nandiyan yung snowball nga niya. Plus may pangharang pa siya with the Ice Shard Black. So, pwedeng infest bomb combo, snowball, plus harangan mo ng Ice Shard. Pasok na pasok. So, yan na nga. Nakakita na tayo na snowball para sa side ng Clutch Gamers. Pero eto naman, Geek Fam, Ancient Apparition para mapigilan yung pag-regen ni Life Stealer. Habang tayo ni Tony naman, nandiyan pa rin. And Queen of Pain para ma-burst down at masigawan with the Sonic Wave yung Lifestealer. Maski mag-rage, pasok na pasok yung ulti neto ni Queen of Pain. Ayan. Yung panalo ko dito sa first 10 kills, bilawi ng LGD. Iyak tayo, pero ito, Amalayan. Amalayan naman para dito sa third pick ng Clutch Gamers. May pang burst down sila. Pwedeng mapinger yung Ancient Apparition. Plus yung Queen of Pain. Siyempre, i-burst niya lang. Wala akong sinasabi doon. Pwede niya mapinger yung Tiny. Hindi ko na sasabihin. Pag yung Queen of Pain sinabi ko noon, delikado. Medyo censored tayo doon. Out muna, hapon pa lang ngayon. Pero Boss Orbs, bakit dalawa cast nyo? Ito yung sa... MDL, Changsha Major. So, dalawa. Dalawa. Kailangan idalawa natin. Minsan nyo... Ayun nga, kasi pag maganda kasi yung laban, kailangan natin i-cast pareho. So, kailangan maipalabas namin. Siyempre, hindi naman lahat gusto TNC. Yung ibang nanonood naman, gusto naman. Tingnan nyo, Geek Fam, nandito yung si Skid or si Tihi, may Pinoy player dito. So, eto, Clutch Gamers, yung bagong lineup nga nila. Si Afromuj, si Yol, galing pa lang si IS yan. Si Skylight, Pretty Faded, at si Ajet. Ayan. Na ano, mamama. out. Out tayo dyan, out. So, yan. Tingnan lang natin yung streaming. Pagsabay-sabayin lang natin yung streaming. Fourth pick, TNC. I-multi-twitch na lang kung gusto nyo mapanood. Pero dito naman, fourth pick for the side of Geek Fam. Who will it be? Sino caster kabila? Alo, Calbs. Dun sa kabila. Pero, ayan, Ajin. Pa, andyan pa, wala na si Skemberlu. Skemberlu, nasa taas as Titans na si Skemberlu. Ang ganda lang camera dito, yung pimples ko, kita-kita, HD, HD. Natawa sa camera. Wala na si Skem. Pero, wala na po si Skem, sabi ni, ano to? Hindi ko mabasa eh, Potato Sick, wala na si Skem dito. Ayan, sabi ni Kia Baby, 09, first 10 kills ulit sa Geek ulit. Sa Geek Fam ulit tayo kakapit. Pa-shoutout naman, boss, sana tama yung pronunciation mo. Sabi ni, MG Van Halen. MG Van Halen, ayun yung nahirapan akong ibanggitin ata nung madaling araw. Evangeline, sabi nila Evangeline. Nagkamali, pero Naga Siren, ayan na naman. May pangpigil na naman yung Geek Fam. Tulad kanina, Naga Siren, para ma-hold lang man nila etong carry ng Clutch Gamers. Pero kita nyo naman yung Clutch Gamers, second pick pa lang, Lifestealer na. So, sinagot na rin nila ng Naga Siren. Queen of Pain, matangga. Ang dami nila pwede pang sagot dito sa Lifestealer eh. Yung Apa Blast, yung Sonic Wave ni Queen of Pain, yung Naga Siren song setup. So, habang kumakanta yung Naga Siren, pwede mong batuhin ng palamig dun sa may likod. Pwede mo pang sigawan pag nagalit ka na. Sino na lang Pinoy na naglalaro... Hindi ko alam yung sa TNC, pero dito sa Geek Fam, it's Kid. Andiyan yung nag-iisang Pinoy natin para dito sa tournament na to. Ito, DK naman para dito sa Clutch Gamers. Nandiyan ang tigas. Nandiyan yung Lifestealer, nandiyan yung DK. Dalawa yung matigas para dito sa side ng Clutch Gamers. Pero hindi ko alam kung paano mag-i-skill to late game. Tingnan natin kung ano approach nila. Pag kumuha ng Blink Dagger yung Tiny, may sasakyan na naman si Lifestealer. Lion, pag naka-farm din yan ng Blink Dagger, ang daming pwedeng sakyan ng Lion dito. Hindi lang isa. Ba't ngayon lang ulit? Dito, nakapag-stream kasi dalawa yung stream namin. So, dito namin i-stream yung isa. So, sabi ni Cobra. Anto, Hunteri. Quick shoutout kay Cobra. Ito si Extinct. Sabi niya, Team. Nako, Team ba Team Viagra ata itong CG. out. First 10 kills, CG. Sabi ni, ayun ako, payaman. Payaman yung mga bettors natin dyan. Quick shoutout sa mga bettors natin dyan. Or Team Titan, G-Gamers. Sabi, ayan, ang tigas. Ang tigas ng koya mo.
5 seconds remaining. Pero tingnan natin, sino yung last ban para sa side ng Clutch Gamers? Tinanggal rin nila. Ayan, tinanggal nila yung ano, wala na naman sila pang wave clear. Ayaw nila lang Illusion Hero or Nature's Prophet. Terrorblade, wala na. Nature's Prophet, wala na. Wala silang pang clear. Anong gagawin yan sa wave clear? Madali makalapit yung support. Ayan, sabi nila. Sabi niya, madali. Tingnan natin. Oh, yun nga, yung Toskar, pag napaganda yung roam ng Toskar, nagulo niya yung Queen of Pain sa mid, nagulo niya yung Tiny sa pagpa-farm, mahihirapan. Pero nakakatakot yun sa Clutch Gamers, isipin mo, Toskar, akala mo Toskar lang, may wipe stealer sa loob. Life stealer, hindi wipe stealer, may life stealer sa loob. Pero tingnan natin kung sino yung next ban, last ban para dito sa side ng Clutch Gamers. Ayun, same sa first ban nila nung game number 1. Tinanggal na rin nila yung Phantom Lancer since wala nga silang pang wave clear. Pero tingnan natin, last pick para dito sa side ng Clutch Gamers. Pugna, so here comes the pushing strat para dito sa Clutch Gamers since marami nga rin ibabato na spells itong Clutch Gamers. Sulit na sulit yung Pugna ward doon. Tingnan natin. Geek Fam naman, last pick, hinihintay na lang natin. Ito yung lineup dot. Nakikita ko na to sa lineup ng EG. Yung may Pugna, may DK, may Life Stealer. Siguro nung last time ko silang napanood, 16 minutes ata, pero may Faceless Void. Nandiyan yung Faceless Void para mapigilan man itong movements ng Clutch Gamers, pero ito wala silang. Andiyan naman yung Lion, pero iniisip ko paano nila papatayin yung Faceless Void na napakapalos, pero ito na si Skid on his Faceless Void. Pero papalagpalag din itong Geek Fam. Pwede silang mag-setup ng Naga Siren Song pang disengage. Pwede silang humabol with the engagement para naman dito sa Faceless Void. Pero ayan na, kompleto na yung ating drafts. We will head ourselves into game number 2 ng Changsha Major. Dalawa yung mobility ng Geek Fam. Grabe, Queen of Pain, may Blink. Faceless Void, may Time Walk Out. Pero tingnan natin kung makakabawi sila. Pero 10 seconds remaining muna tayo. Nalo EG nun. Hindi, alam ko na nalo EG nun. May time na nalo EG. May Nature's Prophet sila nun. Pinush nila. Napakaaga. Siguro around 17 minutes. Hindi ko, yun yung huli ko napanood sa EG. Yung ibang EG games, hindi ko na napanood. May Life Stealer, may Nature's Prophet, may Pugna. Go Geek Fam! Sabi nito Manuel. 1, 2, 3, 4. First 10 kills lang. Sabi niya, kapit lang sa first 10 kills. And first 10 kills, Geek Fam pa rin. Nako, solid yung mag-Geek Fam. Wala na po si Skid. Wag naman ganyan. Nandiyan naman si Skid para sa ating Filipino player. Pero ayan na yung mga Battle Cup winner natin. Napaka-grabe naman yan. Puro Battle Cup winner pala itong Clutch Gamers. Talagang mananalo to. Ito, pakilala muna natin ulit yung mga player natin. Free Gam. Ayan. Set-upan lang. Pakilala muna natin yung mga player natin para sa side ng Geek Fam. It's March on the Tiny. Si Skid para sa kanyang Faceless Void. Si Oli para sa kanyang Ancient Apparition. Si Feiru para sa kanyang Naga Siren. At si Chiwon on his Queen of Pain. Clutch Gamers naman, si Yol para sa kanyang Lion, si Afromuj para sa kanyang Toskar, si Skylark para sa kanyang Pugna, si DK Sarap para sa kanya, si DK dito, VT Faded para kay DK, at si Ajit naman on his Life Stealer. Ito, obra sarap muna tayo, pero dito sa may mid lane ako, makikita lang nila dyan si Yol, kuya mo Yol. Dito naman, walang smoke na makakana for both sides of the lane. So, maganda hapon ulit sa inyo. Sabi ni Adaal. Sino yan? Si Adaal. Boss or pa shoutout naman from Batangas City, sabi ni Adaal. Shoutout sa iyo, Adaal. Maraming salamat sa pagsubaybay. Again, Geek Fam versus Clutch Gamers, game number 2. Magkano sahod mo dyan? Depende. Sakto lang sa pang-araw-araw mo. Yan lang. Pero ano yun? Disclose natin yun, yung mga sahod. Sabi ko, kaya na siyang bumuhay pag mag-isa ka lang. Pero, dito, isipin nyo, pansit canton kinakain ko halos araw-araw. Yun lang po yung sahod. Pang sudyante package lang tayo. Pero dito, mid lane matchup natin. It's Queen of Pain together with the Naga Siren at
tatapatan nila etong si VT Faded with the DK. Habang dito naman sa may bottom lane, it's March on his Tiny Tony. Habang nandito naman si Afro Mooch and Skylark dito sa may bottom lane. Pasa pa shoutout naman dito sa Angola Rizal, John Ray, sabi ni Mangke Pueng. Big shoutouts kay Mangke Pueng. So top lane naman natin, it's ayan, si Oli with Skid or Tihi on his offlane Faceless Void. Tatapatan lang nila dito si Agent. Tignan natin kung paano mag-work out yung lanes natin. Dito naman sa mid lane, sino-zone out lang ni Chuan itong si DK. Pero i-re-regen niya lang yan with the Dragon's Blood. Dito naman sa may bottom lane, Tiny Tony. Itong si March, hinaharas lang. Itong si Skylark with a 3 grab or 3 toss. Pero ginugo nila yan. Tignan natin kung paano makaka-move forward itong si Pugna. Pugna naman mag-i-spam lang ng Nether Blast yan. Yun nga lang, pag ginugo nila itong si Tiny, pwedeng sumagot yan with the Avalanche. Tapos, ikita nyo naman kung paano kalambot si Pugna. Isang ampas lang. Mamaya-maya, mamumula na yan. Pero, yan pa rin yung magic damage na asahan natin na pwedeng gawin ng Pugna earlier on. And shoutout kay Shen Lord. Shoutout dito sa Lucena City Pet Lords ng TNC Shen Lord. Kala ko si Lord. Pero tingnan natin, top lane naman. Pero first blood, nakakuha nila. Kakasabi ko lang, si Geekpump Tiny pwedeng sumagot ng Avalanche Toss. Pero nakakuha nila since 3 grab nga yung kanyang kinuha at level 1 pa lang dito si Tiny Tony. Habang uma-aggression lang etong Clutch Gamers, ginugo nila etong si Naga Siren. Pero wala na silang pagsagot doon. Wala ng Ice Shard Block. Top lane naman, up! Faceless Void, nasa delikado, pero mabubuhay lang at makakapagsalve lang. Pero tong DK sarap, level 2 Dragon's Blood para makapag-recover lang at hindi niya indahin itong Shadow Strike ni Queen of Pain. Problema niya kasi dito, kailangan niya lumapit bago makapag-farm eh. Pag lalapit siya, babatuhin lang yan ng Shadow Strike. Pero yan na, kailangan niya i-regen lang ng i-regen yung ibabato ng Queen of Pain. Unless makapag-level na maaga itong Queen of Pain, doon ko lang nakikita kaya niyang patayin si DK. Pero sa ngayon, hindi ko pa nakikita kaya niyang patayin. Pero top lane naman, up, top lane skin. Also lewing up the XP, pero here comes Oli with the haste para babalik lang din sa may top. Bottom lane naman natin, ginugo nila. Nandun nga lang yung protect todo or protection neto ni Pugna. Pero dito, tinamaan ng Nether Blast. Snowball will connect. Pero ito, sasagot si Tiny ng Avalanche. Nandun yung bato ng puno plus the ensnare coming from Feiru. At mapapatay nila dito si Tuskar sa may bottom lane. 1-1 yung score natin. Ayoko nang may mamiss. Ayoko lang may mamiss na skill, pero napatay niya na. I mean, may mamiss na kill. Pero dito sa may top lane naman, andito pa rin si Yul para sa kanyang Lion at para ma-scout lang niya kung sino man yung palapit. Pero dito nagpupull lang ng creep wave etong si Oli. Pero nakita naman nila ng Faceless Void, hindi nga lang nag-proc yung cold feel. Dito sa may bottom lane, up, toss lang para mawala yung potion, mana potion neto ni Skylark. Habang si March naman, level 3, nandun yung Ice Shard Block, i-go-go nila, nandun yung Nether Blast, pero hindi na enough para mapatay nila yung Tiny Beast na basta. 2-1 naman, tuloy-tuloy lang yung harassment nito kay BT Faded. BT Faded, pa-level 5 na, so malapit na rin makakuha ng Dragon Ball. And 4 minutes in, pero nabato nga ng Shadow Strike etong si DK. Habang si DK naman, pwede-pwede niya lang i-regen yan since napakatigas nga ng Dragon Ball. Ang dragon ni DK. Pero dito sa gilid, up sa Portal Combat, double damage para dito kay Tuskar. Tuskar, hindi available yung Ice Shard, pero nandyan naman yung Snowball. So, balit, eto naman, si Afro Mooch mukhang lalayo muna. Hindi niya itutuloy yung pag-kill niya dito sa Naga Siren. Pero dito, yung stun, and then the Snowball, and then yung Ice Shard plus yung right-click damage with double damage neto ni Afro Mooch. Napatay nila yung Queen of Pain. Wala lang oras para makapag-blink sa Queen of Pain. Makapag-blink yung Queen of Pain, I mean. Sa may bottom, up, bottom lane. Balik tayo. 1-2 ang score natin. Wala pa tayong first 10 kills. So, yung mga nakabang dyan ng first 10 kills, eh, huwag mo nang kabahan. 1-2 pa lang. Pero dito naman, up, nandun yung stun.
onto the dig, nandun yung Shadow Strike harassment nito ni Chuan. Diggy naman may dragon form na napakatigas na para dito sa dragon natin. Pwede na siya mag-online early. Pwede na siyang kumuha ng tore. Pero nandito na nakaabang na si Oscar sa may likod. Pero PT faded. Nandiyan lang yung Shadow Strike harassment. Pero piniping nila si Toscar. Alam nilang nandito sa may mid lane. Pero may top lane naman natin. Etong si Skid with his Faceless Void. 17 and 25 against the Lifesteal. Pang first 10 kills na nakikita. Naga Siren naman together with the Ancient Apparition. Nandyan yung smoke. Tingnan natin kung sino pwede nila i-go. Mukhang mid lane yung kanilang target. Chuan, available yung blink. Pero pag na-lockdown nila na maganda yan, the snowball into the... ayan, end snare. Pwede-pwede nila mapatay si Queen of Pain. Si DA naman naparotate na sa may bottom lane. Available na yung Elder Dragon form. Pero tingnan na yan, basag Tori nga lang daw itong si DK. Habang online nga, itong Dragon Form niya, kakakommit lang niya yan. Pero dito sa may mid lane naman, naispatan na nila si Chuan. And then Ancient Apparition with the Naga Siren going for the bottom lane. Pero hindi pa pinupush na ito ni DK. Pero nakaramdam na, nakita na nila. Ayan, may ward nga pala itong Clutch Gamers para makita yung movements na itong Geek Fam. Ay, mali. Again, 6 minutes. Wala pang aggression ulit na nangyayari dito sa ating both teams. 1-2 ang score. Abang 1-2 yung score natin. 30 and 19 last hits against the Faceless Void. Pero dito naman, ginogo nila. Itong si... mid lane, gogo ba nila itong si Queen of Pain? Queen of Pain naman, nakita na yung Toscar dyan. So, mag-iingat at mag-iingat. Ayan, available na. Available pa yung blink para dito kay Quop or K2-1, habang dito naman sa may top lane, skid, free farm lang din para sa Faceless Void, sasabayan niya lang yung farm, pero nandyan yung open wounds, ginugo niya si Skid, pero nandyan yung Lion, surprise mother, yun nga lang, nakapag-time walk out, hindi pa umabot yung Impale, neto ni Yul para dito kay Skid, at Skid makakaligtas na, sinunalo game 1, Clutch Gamers. Pero eto, round 2 daw, sabi neto ni Ajit, andito naman si Skid, 4 seconds bago mag-up etong time walk. Pero nandyan yung Lion. Pala-lockdown ba nila? Pero may time walk out na naman. Makakaligtas lang etong si Faceless Void. Bottom lane naman. Ginagaw nila. Etong si Pugnatics. Pugnatics naman. Nandun yung Kuya mo Cold Feet at mapapatay ni March with the extra right click. Susunod ba itong si Toscar? Toscar naman. Naipit sa may punuan. Nandun yung toss at mamamatay. Double kill para dito kay March. Ano yung narinig mo? Ano yun, Sir Urb? Saan narinig ko yun? Ano narinig mo? Pero ito. Pa-shoutout naman kay sa amin ang kapatid ko na si Norman at Lenny nakaantay sa inyo habang nagdi-dinner eh. Pero score natin 1-0. Pero dito sa may top lane naman, ginagaw nila si Quop. Nandun yung snowball. Tanong, makakapag-link out ba? 8 seconds. Siligawan! Pero hindi enough. Mapapatay pa rin nila. Nandun yung invest bomb combo. Habang lalaban lang, eto si Toscar. Faceless Void. Gumagawa lang ng right click. Pero nandito naman yung Lifestealer. Parang umatkat. Very good lang. Dito sa Naga Siren. Habang makakatakas lang si Faceless Void. Ginagaw naman nila. Eto si Naga Siren. Pero wala pang open wounds. Eto si Lifestealer. At hindi nila lang follow-upan. Pero ang laki din ng kinagawa nila. Queen of Pain din yung napatay nila. Snowball. Binibait niya. Binibait! Pero nabait! Nabait yung kuya mo! Wala ka ng takas! Yung right click ni Lifestealer. Enough na enough! Ang galing! Ang galing mang master magbait! Magbait ni Afro Mooch! Magbait! Out tayo doon. Out. Muntik na eh. Muntik ko na tinuloy eh. Out tayo doon. Baka ano tayo, ma-sensor tayo nang wala sa oras. Pero dito naman, sa may top lane. Bilit niya eh. Inihintay niya mag-time walk. Available yung time walk kay Tihi. Sakto. Pagka time walk, na nakita, alam ni Tihi nag-time walk, nahuli pa ng snowball. Wala ako, hindi ko tinuloy ha. Hindi ko tinuloy. Sabi ko lang, bait lang. Pero dito naman sa may mid lane, eto, all hexed up, Naga Siren will fall. Nandun yung Fire Breath, wala nga lang follow up, cooldown pa yung Snowball or yung Ice Shard para makuha nila si March. Eto, the Lord Man, 6 fans. Ako, wala naman, sabi ko lang, bait lang ah.
Wala akong sinabi ha, sarahulo kayo, wala akong sinabi. So yan, magandang hamon sa inyo. Naway hindi tayo ma-6-man ban dyan. Pero dito naman, Apo Pooch, ang galing mag-tuskar. Siguro kung ako yung pinato ko na yung snowball, nakatakas na yung faceless boy. Pero, patay na. Now tayo, nag-stop ako ha, hindi ko tinuloy. Pero dito, sa may top lane naman, dito na yung Tiny together with the Naga Siren. 4-5 ang score. Wala pa tayong first 10 kills. Pero tingnan natin kung sino yung sunod nilang mapipick off. Si Tihi nakaka-farm naman para dito sa Faceless Void. Pero 26 yung last hits niya. Compare mo dito sa Lifestealer na nasa 53. Tingnan nyo naman top of the network DK at itong Lifestealer. Pero tingnan nyo, nagbabag. Ayun, nagbabag. Ako lang ba nakakapansin? Nagbabag yung spear nila. Nawawala balik. Ako nga lang nakakapansin. Bottom lane naman, Avalanche onto the DK. Habang ginogo nila, Geek Pump, lalaban lang. Pero nandyan, yung sub-sub, very good neto ni Pugna. And then the Nether Blast, Oli naman, mamamatay sa may 3 lines. Makakukuha ng 2 kills itong Clutch Gamers. Habang sa may mid lane, available yung Chronosphere para kay Faceless Void. Pero dito naman, Skylark, mapapatay niya si Naga Siren with the Pugna. At tatlo yung nabigyan dito sa Geek Fam. Susunod naman sa may mid lane, pero nakapag time walkout lang itong si Faceless Void. Pero tingnan natin ano next move dyan. Shoutout muna kay Wesley, nanonood ngayon, 7K MMR, sabi ni Edward 442. Sa Kuya Nick, nyo tignan yung TNC versus Neon Esports. Pero, first 10 kills, mukhang Clutch Gamers na naman mapupunta, mga sir. Mukhang Clutch Gamers na naman mapupunta. At ito sa may top lane, Naga Siren, hindi pa available yung kanyang Siren Song. Habang ito naman si Ajit, wait lang ha, pakita ko lang yung last hit sa inyo. Tingnan nyo, kumpara nyo yung last hit ng Faceless Void sa Pugna, sa Lifestealer, at dito sa DK Sarap. Pero ito, kawawang Faceless Void! Hindi man lang nakapag-Chronosphere at nakapag-Time Walk. Patay! Patay si Skid doon or si Tihi. Pero dito sa Nine Mid Lane, hindi pa tapos. Nahuli nila. Nandyan yung Earn at the Snowball. Tatapusin yung buhay neto ni Chuan. Pero ito naman, Ice, Alpha Blast. Walang tinamaan at mapapatay nila itong si Ancient Apparition. Pero ito ginugo nila yung DK. Pero DK sarap. Napakatigas niyan. Nandyan yung Snowball. Going for the Tiny. At papalagan nila na Wado Hex. Breath of Fire. Pero Chronosphere. 1-2-3. Tinamaan. Pero hindi enough. Mamamatay si Tihi dito. Diyos ko. Pag nagstay ka dyan patay ka. Uwi ka na lang tol. Pero nakapag-Chronosphere. Yun nga lang. Hindi enough yung damage nila. At walang follow-up para sa side ng Geek Pang. Sinayang lang ni Skid yung Chronosphere niya dun. Pero nagpakasakali lang naman kasi. Ano yung next move nila, mid lane, kinukuha na netong DK Sarap. Pero it's near, anong gagawin mo? Pero nandyan yung Alpha Blast, tatama! Sa ay, nandyan yung Snowball! Ang ganda play naman, coming from Afro Mooch! Nasa yung very good pa, etong si Naga Siren. Pero ito, Queen of Pain, mag-blink out lang. Lalabanan nga lang nila ng Fire Breath. Etong si Agent Apparition, tunaw na tunaw, sapoy ng Dragon. Tiny naman, mukhang masusundot ng Impale sa may backlines na Wado Hex pa at namamatay ulit dito si Tiny sa may mid lane with another blast. Nakuha pa ng Clutch Gamers. Ang gandang play, ang gandang save coming from Apro Mooch. Diyos ko, isipin nyo yun, mahirap gawin yun tol, mahirap yun ha. Yung isipin mo, nakapokus ka sa Clash, na snowball ka, nailigtas mo pa yung DK mo. Pero yung Chrono, na yan, sad life sa mga Arcana bettors natin dyan. 4-15 ang score. Ako yung naiiyak sa inyo. Isipin nyo, pangkain na yun, ilang pansit kanton na yung mapapakain nyo sa sarili nyo. Pag may, ayan, magkano ba yan? Magkano ba binit nyo? Magkano ba binit? Di ko alam eh. Di ko alam kung magkano binit nyo eh. Magkano ba binit nyo? Yung first, yung Arcana na yan. Ilang Arcana ba yung binit nyo dyan? Top lane naman, buhay na buhay etong Clutch Gamers. Walang magawa si Faceless Void sa ngayon. Kita nyo naman, pero si Yul, killing spree na para sa layo.
takas takas pero nandito na yung backup nito ni Geek Farm. Yung dragon gusto tumuloy pero nandito na yung Queen of Pain sa may backlines. Makukuha nila etong si Boom na at nakuha ng pan ang dominating streak. Etong si Skylark at si March Pie nakuha magandang gold yung nakuha ng Tiny doon. $50. Isipin nyo ilang pansit ka doon yun. Isipin nyo, buhay na ako sa isang buwan. Ah, pansit canton sa Kadilata. Century 2 na pa. Sa isang buwan, may pang ano na ako. May pangkain na ako, diba? Kaya masakit. Bilang na bilang ko yung grocery ko sa isang buwan. Pero dito naman sa may top lane, ginugo na ng Faceless Void. Etong tier 1 top tower. Pero grabe, isipin nyo, imagine, si Yul, sumusolo kill na lang. Tumusolo kila lang. Bottom lane naman, anong gagawin ng Naga Siren na level 6 dito sa Lifestealer na pa-Radiance na. Yung Radiance nasa bag na nga lang. Pero dito sa mid lane, ayan na naman po si Yul. Si Yul, may... Ay, wala siyang finger. Wala siyang finger. 92 seconds pa yung cooldown. Pero napatay na si Kwok. Ayan, hirap talaga matulog. Pero here comes the Avalanche Toss. Dito sa Toskar, available yung defensive snowball. Pero hindi niya itutuloy. Double DD naman or double damage para dito kay DK. Bang may rotation bang gagawin. Ito, nasa high ground si DK. Kita ko kayo dyan. Pero Faceless Void, available din yung Chronosphere. Kailangan nila mag-ingat. Kailangan nila mag-ingat. Naranasan ko na yung pagkatalo. Naranasan ko na yun. Pero yan, inuna nila yung Faceless Void. Makakaligtas pa, Song of the Siren para makakaligtas etong Geek Fam. Pero Faceless Void, Chronosphere available at nahuli nila yung dalawa. Apa blast combo, pero nasigawan sa may likod. Pero ito, si March, kinakat-kat etong Lifestealer. Si Naga Siren naman, doon to follow. Pero ito, nakapag-snowball save pa. Etong si Toskar, hinahabol nila si Skid. Andun yung Ice Shard Black, kuya! Nakapatakas naman with the time walk out. At kalungkutan yun pag hindi, pag walang time walk out, etong si Skid, patay na yun sa Lifestealer. Pero kita nyo naman, hirap na yung Geek Fam. In Roller Spear niya yung dalawa, DK at yung Toskar, wala pa rin sila, kulang na yung damage nila eh. Kita nyo si Faceless Void, ano pala? Wala man lang Mass of Madness. Wala man lang Mass of Madness. Ano yung K-Cal song? Hindi ko alam eh. Nasa laban. Dalawa lang yung nakuha niya sa Chronosphere. Saka walang damage, guys. Kung wala pang Mass of Madness. Wala pa yun. Malaki hindi. Double damage. Malaking damage kasi yung ibibigay. Oh. Kala nyo. Pero, yan na. Wala na mga nahapon sa inyo. Mahirap iangat yung Geek Fam. Kita nyo na, ngayon sa laban na to. Kasi kita nyo naman, 580 yung score. Ano sila eh, kumbaga sabihin natin, stop yung laro. Pero yun, Walrus Punch, in best bomb combo, Tiny Tony, mawawala yung tigas ng bato mo. Pero March, mamamatay, habang Naga Siren naman, makukuha rin netong Clutch Gamers at hindi ko alam saan yung huhugutin yung lakas ng Geek Fam para makabawi. Yung Lion, imagine sumusolo kill na. Ha? Padagger na. Ang dami na pwede sakyan dito ng Lifestealer. Ayan. Ito ano next move dito. Dito sa may tier 2 top tower. Kinukuha nila. Etong tier 2 top tower. Apa blast! Hindi na enough para mapigilan yung aggression netong Clutch Gamers. Ayan, mataas pa sa net worth yung task. Tapos yung Toskar, napakatapang na pinapasok at pinapasok na lang itong lineup ng Geek Fam. Pero ayun, naka-ano tayo dyan. Ay, naka-pwesta tayo na maayos dyan. wag naman dispatch. Siyempre, magtutuloy-tuloy yan, sir. So, dito, tignan natin. 5-20 ang score. 5-2-2 ba to? 5-2-2. Pero may, ayan na. Desperation smoke na para sa side ng Geek Fam. Habang Roshan available, gusto nilang i-go. Pero anong gagawin nyo dyan? Here comes the rest. Up! Magkabila lang. Nagkaikutan lang. DK sarap. Nakita. Avalanche toss nandun. Nasaan yung sigaw? Nandun yung Shadow Strike. Apa Blast. Co-connect. Pero nakukulihan nila. Ito si DK. Meanwhile, backline naman. Nandito si Skylark. Nasaan yung... Ay! Nakapag-stun pa sila yun. Pero na-burst nila! Before makapag-chrono. Ang gandang play naman. Coming from the Lion. Minaycro ng Kuya Muyol at ng Toskar. Yung Faceless Void. At Faceless Void mawawalan talaga ng muka. Pero dito naman, may mahuli pa ba sila? Ay! Wala na.
Wala naman, enough na. Enough na. Oh, hindi pa enough. Hindi pa enough. Ay! Ay! Ayan ay layo! Ay! 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 Hindi umabot yung impale. Pero here comes the Toscar. Snowball available. Nandun yung Eye Shard Black. Naka-siren. Nablinkan sa mukha. Nahuli pa na Snowball. At eto na po yung Flash Gamers. Nawawala si Naka-siren. Agit. Para sa kanyang Life Stealer is now on a mega kill streak. Meron ng Radiance. Pero yun nga, alayo ng inikot nila guys. Nakakabasag puso eh. Kita nyo naman, umikot sila eh. Nagkaikutan, na-pick off nila yung Dragonite. Ang masaklap dun, may Nycro etong si Faceless Void. Naunahan ng Snowball, naunahan ng Ice Shard, na Walrus Punch pa. Plus, na Wado Hex pa nila. Yun, wala na talagang galawan yung Faceless Void. Pero to 6-2-2 ang ating score for the 21-minute mark. Habang si Faceless Void, ayan, ano pa lang, Morbid Mask pa lang yung kanyang gamit. Wala pa siyang Mass of Madness at the 21-minute mark. Samantalang yung mga Faceless Void na nakikita natin, pag naging Snowball, siguro 17 minutes may gamit o may damage siya. Pero ito, 21 minutes, wala pang gamit itong si Skid or si Faceless Void. Natin kung kaya pang bumawi ng Geek Fam. Level 12. Check nga natin. Level 12 yung Faceless Boy. Habang eto naman sila sa Clutch Gamers. 13, 15, 15. 15 yung Dragonite. 15 din si Agit. So, yung dalawang core heroes nila, kita nyo naman yung lamang sa level. Yung Geek Fam naman na Queen of Pain, level 13 pa rin. Kita nyo naman yung support ng Clutch Gamers, nasa 12 na. Habang dito naman si Oli, nasa 9. Yung Naga Siren, nasa 9 pa lang. Tatlo yung gap nila. Level gap na level gap. Itong Geek Fam. Tingnan natin, mid lane target ba nila? Itong tier 1, tier 2 mid tower. Shoutout naman dyan sa tropang P-Day ngayon, Beng, Legs, Pina. Wala ba tayo dyan? Sabi ni Mad Smoke 477. Naku, ini-smoke mo yung ini-smoke mo yung putik. Ang lupit mo, tol! Ang lupit mo, tol! Ini-smoke mo yung putik. Parang hindi ko ma-imagine. Imagine yung putik. Pero ay, up, walang time walk yan. Pero 4 seconds, magbabalik na. Para din sa Faceless Void. Habang hinahabol ka ng Triceratops, let's go! Sabi neto ni Lifestealer, magta-time walkout lang. Pero habang ginugulungan nila dito sa top lane, Walrus Punch! And then, going for Skid. Snowball, kukonek. At wala ng takas. Ito si Skid, kinatkat ng Wipestealer. Pero ito yung stun. Onto the Tiny. Pero nandun yung Song. Sa setup ba nila? Kailangan na umalis dyan. Netong King Pam. Pero here comes the Lion. Blink forward. Hindi nga lang inabutan ng stun si Naga Siren. Pero ayun yung save na ginawa nila. Pero ang laki. Ginawin nila din para lang mailigtas si Tiny. Score natin, currently 6-2-3. Clutch Gamers naman. Masama pa rin, 16k network lead. Hindi ko talaga alam mga sir. Paano, tas may Roshan advantage pa para dito sa side ng Clutch Gamers. At ito, kinukuha na nga nila. First Roshan of the game. Makukuha na nila lang, easy lang. Pero na-scout ng Ice Blast. Tingnan natin kung igububa netong King Fam. Etong Clutch Gamers, habang Clutch Gamers lang, binuha na nila ulit, binalikan yung dapat pa. Yung dapat tinapos na nila kanina, binabalikan na nila. Skin Y para dito sa Lifestealer. Acromooch, nakaabang with the Tuskar. Habang dito naman sa may gilid, may smoke, mukhang mapapop yan, huwag kayong dadaan dyan. Pero nandyan yung Infest Bomb, ipapop lang nila. Ay, ang ganda na ginagawa nila dito, ay popop nila yung smoke sa high ground. Ikot, bait. Ay, umikot! Umikot yung kuya mo! Umikot! Alam nilang wala. Nahandyan yung, Naga Illusion, wala. Pero umikot lang sa magkabilang mundo. Mukhang top lane yung kanilang target. Habang nabait nila palayo, kukunin pa nila yung Roshan. Wala silang makita mga sir. Kala nila bumalik. Pero yung Lion, ama Lion dito sa may mid lane. Up, Lion, napap, wala na smoke. Wala na smoke para dito sa side ng Geek Fam. Tingnan natin kung nasa na sila di diretso. Habang nandito naman, all group up dito sa may side ng Radiant, etong Clutch Gamers. Yun, mas pabili-ibi na si Faceless Boy. Pero to top 3 ng network natin ha. It's Lifestealer, DK, at eto naman si Pugna. Ay, nandiyan na naman yung Dragon Form. DK sarap.
handang-handang bumakbak sa Clutch Gamers, pero nandun yung iShirt lang para ma-scout lang nila kung papunta na ba itong Geek Fam. Habang nag-iingat pa rin sila, gusto ba nilang kunin yung Roshan nung gusto nyo pumasok, pero doon magkakaalaman. Pero Tiny, up! Nagkapalitan ng Blink, pero nandun yung Fire Breath habang nandun naman yung Snowball. Bumunik! And then, na-finger yung bato! Mamamatay! Air of the Chronosphere! Tumama dito sa Pug na buyback inumit na! Mamamatay nga lang si Quop. Buyback inumit na rin ang Tiny Walrus Punch para mapigilan itong Faceless Void. Naga Siren, medyo late na yung pagkanta mo. TP out ka na lang. Dalawa yung mamamatay. Godlike na for Ajit, at hindi ko talaga alam anong sagot sa tanong kung bakit kayo na 726. Yan ang tanong doon. Pero ito buyback. Diyos ko, yung buyback na ito ni Kuya mo, walang napala. Ayan, si Tiny, wala na pala. Hindi ka nag-buyback si Tiny para mag-dip. Wala naman siya i-dip dyan habang ito naman si Yul nagtutuloy-tuloy lang pressure. Yung buyback kung kanina niya yan sa pag-angat sa high ground, baka kaya pa nilang i-dip. Pero tignan nyo naman, may Roshan pang naibigay dito sa side ng Clutch Gamers. Tatlo yung nabigyan sa inbound. Roshan, papatay na yan. Papatay na nga si Roshan. May disadvantage pa sa side ng Clutch Gamers. Sabi na lang nila, sorry. Sorry. Ang tagal mag-GG, magsimula na yung CSGO. Wait lang, Adan. Magsisimula na yung CSGO. Nihintay mo na lang mag-GG to eh, no? Pero, eto na mga sir, it's 7:26. Hindi ko alam kung paano natin papalagpit yung Geek Fam. Since kita nyo naman, ang lab, hindi naman sila out. Hindi sila out, pero ang labo. Underfarm masyado yung Tiny. Blink Dagger pa lang. Wala pa nga Shadow Blade. Si Faceless Void, late na rin yung kanyang Mask of Madness. Pa-BKB pa lang. Habang eto naman si DK sa wrap, BKB Blink Dagger. Si Lifestealer, ayan, Radiance SNY, pero eto, grabe na yung damage. It's not enough to stop etong Clutch Gamers, pero ginogo na nila. Nandyan yung fortification. Habang eto naman, Tiny Tony with the Shadow Amulet, tago-tago lang dito sa main. Wala na silang gagawin dyan. Yung Lion, may Blink Dagger pa, pwede mang burst sa likod yan. Pero yan, Tier 3 Mid Tower, nakakuha na nila. First lane of Rax, kinakatop na itong Clutch Gamers. At anong itong Tiny na sa may likuran na lang, wala nang magagawa mga sir. Pa-shoutout naman dyan, Tropa, birthday, 16 out, out na kita, tol. Pero ito, first lane of Rax, nakakuha na nga nila. Ayan, shoutout na kita, Leg. Leg Spina, pero ay, buwelo, pero naka-rage, may Aegis advantage pa etong si Lifestealer, pero yun, nakatakas na rin. Pero target muna nila etong Outer Shrines na etong Geek Fam, isi-secure na nila para dito sa Clutch Gamers. It's 28 minutes, 7:27 ang score natin. Dito, ay, smoke ulit. And sabi ni Killa, pa-shoutout dun sa $50 ko, malapit na kami maghiwalay. $50, no more! $50, no more, sir. $50, no more. Minsan kailangan nakapin, may nawawala talaga, pero ito, mawawala rin yung Naga Siren, hindi man lang nakakanta. Nandun na yung Chronosphere, Apa Blast na tama, pero anong mararating ng Apa Blast mo sa Lifestealer na naka-Aegis? Dalawa yung na-pick off nila. Susunod pa, itong si Ancient Apparition, ayun, binato ng yellow, pero takasan mo, batuhin ka ng yellow ng Tuskar, takasan mo na lang, pero makakatipi lang. Wala na naman yung dalawang core heroes na itong Geek Fam. At mo magtutuloy-tuloy yung Clutch Gamers. Naga Siren will fall as well. Walang buyback para dito sa Siren. Ayan. May replace kanta pero hindi niya na naikanta. Pero yan, Mad Smoke. Big shoutout kay Mad Smoke. Pero ito, ginunggo na nila. Tier 3 top tower para sa side ng Geek Fam. Buwang makakukuha na ng Clutch Gamers. At Clutch Gamers, katok-katok lang. Itong Tiny. Naku, Shadow Amulet. Anong kakawin ng Shadow Amulet mo? Ayun lang. Yun lang, gusto ko yung point out. Walang magagawa siya. Do, aminit ko tol. Abang Mask of Madness para dito kay Faceless Void. Pero dito, ginagaw na nila. Second lane of Rax. Pero na-try pa rin nila pasukin. Sonic Wave na do. Pero nalulabahan yung Snowball save. Going for the Tiny. Tiny, naamutan ng stun. Nandun yung pain. Pero nakasya do, aminit. Pero mapapop na itong
Infest Bomb. At ito, nahuli lang yung snare pero may Manta style. Etong si kuya mo, Life Stealer. Habang ito naman si Peru, kakainin sa may likod. Si Lion may pininger dun sa gilid. Mega kill na. At si Skid mamamatay sa kamay ni Amalion. Pero kamay makilipin na yun yung Aberration. Habang ito naman, Pinupay, nagtago na lang sa punuan. Nagtago na lang. Ay, yun, bumalik. Pero napatay naman nila etong si Tuskar. Meron. Ay, galaw mo naman yung mouse. Pero dito, kinukuha na nila last lane of Rax para sa side ng Geek Fam. Kinukuha na lang Clutch Gamers. Ito ang sagot sa tanong. Habang nandyan yung heal neto ni Pogta, nandun yung Instare. Ano gagawin ng Instare mo? Aegis yan. Aegis Radiant yan, tol. What you gonna do when we come for you? Sabi na itong Clutch Gamers. Mukhang, ay, hinihintay na lang. Tago-tago na lang. Mag-Shadow Amulet na lang eh. Pero ito, kinuha nila na stun. Ano yung Avalanche Toss? Naga Siren, nasa Delicado. Riptide, pinato na. Pero nandyan na lalaban. Coronosphere, on to 2. Yun nga lang, may stun sa likod. Na-impail si Faceless Void. Nawa to Hex pa. Pero mapapatay niya dun. Ito si DK, pero nandyan yung Lifestealer. Win the damage. Mawawala. Godlike na para dito sa Lifestealer. Ni Ajit. At nandun pa yung Pugna Ward para ma-zone out yung caster netong Geek Fam. Lugaw na nila. Next tower ulit tayo mga sir. Pero bye, bakit namin na ng Faceless Boy? Gusto nila lumaban. Going for the Lion. Pero Lion, na-pop nila. And mega kill napunta dito kay Juan. Pero ito, hindi nila mapipigilan yung pagkuha ng last lane of Rax. Pero nasigawan nila doon. Etong si Skylark, habang Aegis na reclaim naman, lumalaban pa rin si Lifestealer din sa mid lane. Wala pa tayong changing, nakikita natin yung silence. Pero Lifestealer, napatay nila, comeback pa to. Triple kill para dito kay Chuan, habang complete team wipe yung maiibigay nila dito sa side ng Clutch Gamers. Ay, napag-blink out lang. Eto si Toscar, pero yan yung Queen of Pain. Blink forward, walang sigaw. Ayun, nakatakas with the Eye Shard. Okay na lang daw. Destroy the barracks, sabi neto ni Yol. Pero ayun, nakapag-Earn of Shadows. Eto si Toscar. Ay! Ba't di ka nag-blink? Ay! Hindi siya nag-blink. Nag-Scream of Pain na lang. Hala. Anong ginagawa mo? Habang ito, here comes the Dragonite. Going for the Queen of Pain. Nandun yung Snowball and GG will finally be gold. 2-0. Napunta po dito sa side ng Clutch Gamers. Game number 2 will be taken by CG at matalalo. Yun na nga po. Ito nagtatapos yung ating coverage for the... What you call this? Ito nagtatapos ang ating coverage for this series. Wait lang. Check nga natin ano yung next series natin para clear tayo. So, panoorin nyo muna po. Alam ko naglalaban pa yung TNC. Pero may check lang tayo.